halos 30 and kukwento ko lang sa inyo yung mga ganap kanina. Ngayon, ang napag-usapan namin is bibinyagan na lang si Mira ng birthday niya sa September 8. Kanina, nagpunta kami sa church. Lahat ng mga gusto namin date, hindi available. Tapos, ayun, mag-birthday nga siya September 8. Sisasabay dapat namin yung binyag niya sa birthday niya. Kaso pagdating namin dun sa church, eh hindi naman available yung 8. Fully booked na siya. So, hindi na available. Yung Sunday naman, hindi din available. Binlock din pala nila yung lahat ng Sundays nila. So, hindi sila nag-accept ng binyag ng Sunday. Wala kaming choice, kundi Saturday siya gawin. Kasi yun lang yung available. Inagahan na lang namin siya. Ginawa na lang namin September 5. Kumbaga, meron akong 1 week preparation from now, Diyos ko Lord. Kaya medyo na-stress ako. And siguro pag-iisahin na lang namin yung birthday niya and yung kanyang binyag on September 5. So, ayan. Inaayos ko na yung mga giveaways for Ninong and Ninang. Kasi tomorrow, pupunta kami ng South para dalhin itong mga cakes na to. Kasi most of her Ninong and Ninang is taga-South. Gumawa ko ng invitation. Itong envelope na to, binili ko lang to sa National Bookstore. Ayan, for 38 pesos. And then, nag-print lang ako. Ginawa ko itong invitation. Ako nag-design and ayan, and all. So, ayan siya. Pagpasensyahan nyo na kung hindi yung pantay yung pag-upi. Pero ayan, at least nag-effort. Pinagawa ko lang din to sa Shopee. And bibigyan ko isa-isa yung mga ninong at ninang ng mga kandila. Ayan. For example, ito. Ginawan ko sila ng cheesecake. Dapat yung bento cakes na may, ano, will you be my ninong and ninang? Kaso, ang problema, wala na akong time. Mas madaling gumawa ng cheesecake. And, etong cheesecake na to is classic Basburn cheesecake. Ayan, nakalagay dyan, Tita Pam, will you be my godmother? Ayan, this yummy Basburn cheesecake is a gift from me to you. I hope you will say yes and make my wish come true. So, yan. Diba, nakakakilig if makakakuha ka ng ganito from your inaanak. Ako ah, kung makakakuha ko ng ganito, something from my inaanak or asking me to be their grandmother, or asking me to be their godmother, kikiligin ako kasi syempre napaka-effort. So, ayan, diba, in-effortan ko talaga yan for Mira. Ilalagay ko yan dyan, ididikit ko na lang sigurong ganyan, and together with the candles. Sampu yung mga ninong at ninang niya. Yung iba, inaayos ko pa. Ito yung mga extra tatlo. Yung isang ninong niya, nasa Hong Kong. So, hindi ko mabibigay sa kanya. Kuya Jeff, picture na lang. Sorry. Next time, punta kami dyan sa Hong Kong. And, meron din ako mga puto. Ayan, mga puto, orders yan for tomorrow. Kasi pupunta kami ng South. So, isasabay ko na. So, ayan, excited na ako. Tingnan nyo naman yung mga cheesecake. Siyempre, from Mia Miras yan. Yan, yung cheesecake na yan. This is 6 inches na cheesecake. Good for 2 to 3 person. So, yan. Yung ibang ninong-ninang, di pa nila alam na ninong-ninang sila. Bukas pa lang, pag na-receive na nila tong ano, mga cake. So, ayun lang guys. Ang asikasuhin ko na lang is yung handa ni Mira and yung mga gagamitin namin sa Saturday. Lalagay ako ng Jaggies. This one. Para sa rosette cake ni Mira. And mano-mano ko siyang ginagawa. Kasi wala akong tweezer para dito. And guys, 12:30 na and I'm still here sa kitchen. Gagawa ako ng cake ni Mira. This is 6 inches chocolate rosette cake. Hindi maganda yung ginamit kong frosting, kaya medyo ganyan yung itsura niya. Yung rosette ko, I need to practice more on my piping sa rosette. Medyo hindi pare-parehas. Kasi kinakapa ko pa rin siya. Ito, nadali ko siya, oh. Kaya nagkaganyan. And then, yung druggies ko, dapat sa loob, sa gitna siya nung ano. Eh, ang hirap guys, wala akong tweezer. Ang ginagamit ko, mano-mano ko siyang nilalagay na ganun. Yung iba, sinushoot ko na lang ganun. Sumasakto naman. Kaya, ayan. Ito yung taas niya. Sorry ha, hindi masyadong rosette yung itsura. Kasi nga,
naghahabol ako dun sa frosting ko. Medyo pagdating dito sa taas, bigla naman akong kinulang nung frosting ko. Kaya medyo, ayan, malalaki na yung itsura. I need to practice more pa dun sa rosette piping ko. Kasi hindi, parang hindi siya masyado maganda, no? Hindi siya mukhang rosette talaga. Pero pwede na yan. Yung mga ganitong pagkakataon, mga birthday ng anak ko, may mga celebration dito sa bahay. Ganyan ako nagpa-practice ng cake. Ginagawan ko sila ng cake. Made with love yung cake nila. Maganda naman siya sa malayo. Diba? Diba? May cake na si Mira. Naayos ko pa itong balon ni Mira. Kasi, hindi ako tinulungan ni Daddy. Natulog na siya. So, hindi ko alam kung saan ko ito ilalagay. Kung dito ba ulit? Or dito na lang sa kusina? Kasi nandun yung mga pagkain. Doon na lang yung center lahat. Gusto ko pang pahabain. Kaso pagod na ako magbomba. Grabe, sakit sa kamay. Hindi ko makita yung ginamit ni Daddy na pambomba eh. Madali na kami kasi 8:30 na. Ay, 8:20 na. And 8:30 kailangan nandun kami sa simbahan. Ay, naka-wait na kami. Hindi na ako nakapag-vlog kanina. Ayan yung ginawa ko. Ayan, kita niyo ba? Hee! Hello, Mira! Bagong gising si Mira! Hi, Mira! Ayan yung balloon na ginawa ko kagabi. Oh. Tada! Tada! Nice! Hindi ko na makita yung tarapal na ginamit ko dito sa gitna para matakpan yung ano, butas. Eh, ganyan na lang. Hayaan na natin. Hi, Mia! Ganda ni ate. Bagong gising silang dalawa. Let's go! Punta na kami ng church. Hi, nandito na kami sa church. Yan. Solo namin yung church. Dito lang to malapit sa bahay. Naantay namin yung pare kasi alam ko magsa-seminar sila ng 8:30. Sa pasimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag, mangyari po lamang na ipahayag ang inyong layunin ukol sa inyong pagbibinyagan. Randa, ikaw, hindi kayo binibinyagan ko sa ngala ng Ama, at ang Anak, at ng Espiritu Santo. Tapos na! Yay! Congratulations! Yay!
Thank you po, Father. Kung gusto nyo matulog na, no, gamitin nyo yung lipstick na ginamit nyo. Hi! Kagigising lang namin. Pagdating namin dito sa house, kumain kami, nag-take out sila mami ng Jollibee. Di pa kami nagbe-breakfast kanina, kaya nag-take out na lang sila mami kanina. After that, nagsitulog na kami kasi nga ang aga namin nagising kanina. Mamaya na lang namin lulutuin yung mga food for dinner. And maraming salamat sa mga nakapag-zoom kanina, sa mga best wishes nyo. Thank you so much. Sa mga ninong, ninang, thank you. And kahit malayo, maraming salamat. Magsa-celebrate tayo soon. Hindi lang ngayon kasi nga meron pang COVID. Pero soon, sana hopefully matapos na itong COVID para makapag-celebrate na tayo ng maayos, no? Ayun, kami lang tao kanina simbahan. Sobrang init. And walang signal dun kanina. Eh, kanina nag-zoom ako. Walang signal. Nakadata lang din kasi ako eh. Kaya, pasensya na sa mga ninong-ninang. And pasensya na rin sa mga family and friends. Late advice. Hindi ko rin maasikaso yung Zoom kasi walang maghahawak ng camera. And, ayun. Dapat pala in-FB live ko na lang, no? Para lahat nakakita pa. Ayun, medyo mahirap ngayon magpabinyag. Bawal ang bisita. Kaya kami lang. So, hopefully, matapos na tong COVID para makapag-celebrate na tayo soon. And makita na namin kayo. Hello, Mila! Hey! Hey! Oh, oh! Hey. Elsa! Oops! Kanina pala guys, sa kwento ko lang, nakakatawa kasi si Mia, habang ongoing yung binyag kanina, si Mia naiwan sa likod, nakaupo lang yun, katabi yung bag ko. Hindi ko alam, ginagalaw niya pala yung lipstick ko. Hindi ko alam, nag-lipstick pala siya, kaya paglingon kong gano'n, nakita ko yung lipstick niya, grabe, hanggang dito, para siyang Joker, nakakatawa. Joker. Si Father, hindi mapigilan yung tawa niya, natawa din siya, pati yung mga... sila mami, eh nagdadasal pa naman kanina, tapos biglang gano'n yung itsura makikita mo, di ba? Patawa, mahilig kasi mag-makeup-makeup. Kaya pag nakita niya yung lipstick ko, ay nako, gagalawin niya yun, mag-lipstick talaga yun. Kaya kanina, feeling niya ang ganda-ganda niya sa ginawa niya. Mukha siyang Joker. Ayun, sobrang init kanina sa simbahan kasi sarado siya. And sayang kasi... ang ganda sana kasi solo namin yung simbahan. Kung makakapunta sana yung mga friends and yung mga relatives namin, ang ganda sana magpicture. Kaso, ayun, bawal nga kasi. Kaya, next time na lang. Celebrate natin yung promise after ng COVID. Baka lublub niya yan. Wow! Yummy? Yummy? Si ate mo kanina, gutom na gutom eh. Puro tubig lang. Ayaw nung tumawa ng pangin. Diyan, tigas at. Kaya niya yan. Pinangkakagat niya yung gums niya. Wala naman. Ngipin. Share? Share your food? Ayaw? Ayan yung balloon. Color pink and white and gold yung motif. And then, ito yung mantel na... yung cloth na binili ko sa Shopee before. Ito din palang balloon, binili ko siya sa Shopee. Yan. Ano na siya, set na siyang ganyan. Ako lang nag-assemble niyan. And then, oh diba, Christmas na dito sa amin. Hindi ko na tinanggal. Maganda naman. Hayaan na natin siya dyan. And ayan, yung cupcakes na ginawa ko kaninang morning. Ang ganda nung frosting na nagawa ko. Bumagay yung Christmas dito, parang white Christmas. Ay, Mila! Dedeng-dedeng na naman siya. Dedeng-dedeng na naman siya. Say hi. Dedeng-dedeng na naman. Mag-i-eat na tayo. I-smash niya yung cake niya later. Kain pa. Sige, kuha ka pa. Kagat mo na. Wow! Wow, yummy! Hello! Waka pa! Happy birthday! Yummy! Eat! Wow!
Grabe laway. Wow! Ayan, yung handa ni Mira. Thank you, Lord. Sa sponsor ng Bulalo, thank you. And kay Lola and Lolo, thank you. And, ano to? Inihaw na Liempo sa katalong. Tapos sisig ni Daddy. And, pakbet ni Mami sa Bulalo. Para sa mga kids, para may sabaw. Yan, kain po. Mira! Happy birthday! Nahanda mo, ha? Sa 8 pa. Sa 8 pa. Yan, wala pa palang sabaw yung binlog ko kanina. Hindi pa nilag yan. Uy, sarap! Sarap! Ang daming lilig. Saka buto-buto.